Okay, magandang gabi po mga kapatid. Dito sa chapel ng Salawag at ganoon din sa chapel ng Tagaytay, Pilipinas Farm. Kasama natin sa ating Zoom mga kapatiran na nasa malalayo, katulad ni Brother Sim, kung hindi sa Lucena siya or Quezon Province ay nasa Caloocan. Brother Jesse ay nakauwi ng Sabela ngayon. Si Lopez family, sila Brother Miguel, Sister Anne, si Brother Delphine, kasama natin. Iba lamang si Sister Christine siguro, iba naman sila Miguel. Ayan, okay, wala sila. At si Jenny Anne, nasa Zoom natin. At ganun din si Brother Ray, all the way from Chicago. Gabi, gandang umaga dyan, Brother Ray. Sa ating Zoom naman ay ang Sister Jinky, Sister Mar siguro ay kasama riyan, at ang mga kabataan doon. Brother Bernard at may bahay niya, si Pia. At mula sa Isla ng Boracay, Sister Marisa Magsipo are watching with you, sabi po rito. At ang iba pang nasa ating Facebook Live ay mga lokal na ito. Sabihin ay nasa ating chapel, pero naka-monitor tayo sa ating Facebook Live. Okay, ang ating pong paksa. Wali, binago ko agad eh. Sapagkat may mga bagay-bagay na dapat tayong tandaan. At marami yata itong nailista ko sa isang pangyayari. Kailan gusto kong i-justify ang aking sarili. Kasi pinapractice lamang namin yung awitin eh, 10,000 reasons. Ang aking presentation ay 10 lang, hindi 10,000 reasons. So may clip pa rin na dapat nating tandaan. Hango ito sa Lucas 17. Isang pangyayari sa ministeryo ng ating Panginoong Hesus, kaya basahin muna natin. At sa pagpasok niya sa isang nayon ay sinalubong siya ng 10 lalaking kitungin na nagsitigil sa malayo. At sila'y nagsisigaw na nagsipagsabi, "Hesus, Guro, maawa ka sa amin." At pagkakita niya sa kanila ay sinabi niya sa kanila, "Magsihayo kayo at kayo'y pakita sa mga saserdote." Nangyari na samantalang sila'y nagsisiparoon ay nangalinis sila, at isa sa kanila nang makita niyang siya'y gumaling ay nagbalik na niluluwalhati ang Diyos ng malakas at tinig. At siya nagpatira pa sa kanyang paanan na nagpapasalamat sa kanya, at siya'y isang Samaritano. At pagsagot ni Jesus ay nagsabi, "Hindi baga 10 ang nagsilinis? Natapot saan nangaroon ng 9? Walang nagbalik o pangluwalhati sa Diyos, kundi itong taga-ibang lupa." So ito'y bahagi nga ng ministeryo ng Panginoong Hesus, at timunawan na ang Panginoong Hesus ay naglalakbay sa iba't ibang mga kanayunan. At sa pagkakataon ito ay pumasok siya sa isang nayon, at nakita nga niya, nasa lubong niya ang 10 kitungin. At agad-agad sumigaw ang mga kitungin ng ang style po nila para hindi mahawaan yung ibang mga tao, mga kasalubong nila, humihinto sila at sumisigaw sila ng marumi, marumi. At kapag narinig ito ng kasalubong nila, siyempre hindi sila tutuloy, iiwas sila sa kanila. Sapagkat ang kitong nga ay nakakahawa noon hanggang ngayon, at ang alam ko hindi pa rin nagagamot ito, nakukontrol lamang. At pinagalingan ng Panginoong Hesus yung 10. Kaya lamang doon sa 10 na pinagaling niya, isa lamang ang nagbalik na nagpasalamat sa kanya. Magandang lesson ito patungkol sa pagpapasalamat, pero naisip ko hindi lang naman pagpapasalamat ang ating mauunawaan mula sa pangyayaring ito. Kaya umpisan natin. No? Una ay maunawaan natin na ang tao ay mayroong problema o soliranin o concerns, kung ayaw man natin tawagin problem. Yung problema kasi para mabigat na salita. Kaya usually ngayon sa ating panahon, salita sabihin natin problema, concern na naman. Kung bagay,
iniisip mo ang bagay na ito. Hindi mo siya pinoproblema, hindi maging mabigat sa iyo, right? Hindi masakit sa dibdib, sakit sa kalooban, pero iniisip mo lang, concern mo lang ito. Katulad ng sampung kitungin. Sampung lalaking kitungin na nagsitigil sa malayo, sabi. At naipaliwanag ko na bakit sila nagsitigil? Kasi nga ayaw nilang makahawa sa mga makakasalubong nila. Now, sa sampung taong ito, ang problema nila, ang concern nila ay yung kanilang sakit. Sakit na kitong. Lubhang nakakahawa. At noon, hanggang ngayon, sabi ko nga natin, nakukontrol lamang. Ang tao ay hindi lang naman physical ang ating mga concerns. Meron tayong emotional. Yung kanila physical lamang. Maaring ang emotion nila ay perfect sila o psychologically okay kasi kaya sila. Mahirap na mangyari siguro sa isang may sakit. Hindi lamang katawan niya ang may sakit kundi pati emotion niya ay apektado. Kung hindi man problema ng tao ay physical, emotional, maaaring material, ano? Salat tayo sa ganitong bagay. Kulang tayo sa pagkain o sa paranamit. Meron ba ba kayong ganon? Ano ba mga kulang natin na material? Lalo na ang spiritual natin pangangailangan. Dapat yun ang pagtutukan ng tao, ang kanyang suliraning spiritual. At ang suliranin niyang spiritual ay maihahambing natin sa ketong o kasalanan ang ating tinutukoy. Kasalanan na umaalipin sa mga tao. Parang ketong, no? Na dahil sa sakit na ketong, yung mga taong yon hindi sila makapunta sa bayan ng basta-basta. No? Hindi sila makakasalamuhan ng mga tao. Sila ay nahiwalay sa kanilang mga pamilya actually. Ang kasalanan ay ganoon ang resulta sa buhay ng tao. Hinihiwalay siya sa Diyos at hinihiwalay siya kuminsan o madalas kaya sa mga taong mahal niya. Pero ano kaya ang solusyon? Tulad ng sampung kitungin, ang naging solusyon ay ang Panginoong Jesus. May tago yung tinababasa. No? Pero mayroon dapat may hide ko ito. So sinasabi natin, nung makita nila ang Panginoong Jesus, alam nila ang solusyon ng kanilang sakit ay siya. Kaya anong sinabi nila? Ginawa nila? Ginawa nila ay tumawag sila, lumapit sila sa Panginoon. Sila'y nagsisigaw na nagsipagsabi, Jesus, Guru, maawa ka sa amin. Sino man sa atin na mayroong suliranin sa mundong ito, ano mang klaseng suliranin ito, ang Panginoong Jesus ang ating lalapitan. Well, Panginoong Diyos. Ang Panginoong Jesus kasi, siya po ay Diyos, siya ay tao. Bilang tao, naiintindihan niya tayo sa kabuuan ng ating pagkatao. Yun nga ang reason bakit siya pumarito sa mundong ito, pinanganak. Bilang tao, bagamat siya ay nasa anyong Diyos, sabi ni Pablo, Filipos 2:8-9, pero siya ay nag-anyong tao. Bakit? Maunawaan niya o maunawaan niya tayo. Sa ating mga kahinaan, alam niya. Sa ating mga panahong tayo ay nag-iisip ng malalim, alam po niya. Mga kakulangan po natin, alam niya. Alam din niya yung ating kalakasan. At bilang Diyos naman, makapangyarihan siya sa lahat na maaari niyang tugunan ng anumang nating suliranin o ating mga kahilingan. Kaya siya nga ang ating nararapat na lapitan sa anumang problema natin patulad ng ginawa ng sampung mga kitungin. Itong sampung ito marahil naririnig na nila ang Panginoong Jesus. Kasi mapanahon po na yun, marami nang ginawang mga miracles ang Panginoong Jesus. Tanyag na ang kanyang pangalan, no, sa Palestina, sa maging Galilea man, sa taas yon o kaya sa Judea dito sa bandang baba ng mapa. At mismo ang Panginoong Jesus na nagsabi, no?
Ask and it shall be given. Knock and it shall be opened. Kaya nasa atin na lamang ang problema kapag ang problema natin ay hindi natin inilapit sa Panginoon. Kulang ba tayo sa pagtitiwala sa Kanya na hindi natin masabi sa Kanya ang problema? Minsan, nagtatampo ako. Isaisip ko lang. May mga kasamahan ako na nagkakaproblema. Nagkaproblema dahil sa maling desisyon. Naisip ko, bakit hindi man lang kayo nagtanong sa akin kung ano ang dapat na gawin? Sa pamilya, hindi mabuti ang nangyari. At hindi ko nalaman na ganun ang ginawa at ganun ang resulta. Sa isip ko, bakit kaya hindi man lang mga po tinanong? Siguro may nasabi ako na ipayo ko na dapat na gawin ko pag hindi maging masama ang pangyayari. Well, hindi kaya ganun ang Panginoong Jesus. Siya sabi na niya na humingi kayo at bibigay. Tumatok kayo at bubuksan. Kaya tama ang ginawa ng sampung kitungin. Sa Panginoong Jesus sila nagpatulong. At anong resulta? Opo, ang Panginoong Jesus ay maawain. Sabi nga, nang tumawag sila ng Jesus, Guru, maawa ka sa amin. Marahil alam na rin po nila kung ano ang katangian ng Panginoong Jesus. Well, sinasabi sa Matthew Kapitulo 9, na nung makita niya yung mga taong napakarami sa kanayunan, at ang tawag nga niya, o ang sabi nga niya ay, parang mga tupa na walang pastor. O dito sa Kapitulo 9, versikulo 35 hanggang 37, sinasabi nitong nahabag ang Panginoong Jesus sa kanila. 36, nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila. Sapagkat sila ay nangangamba at nanlulupaypay na gaya ng mga tupa na walang pastor. At di nga ba ang kanyang paanyaya? Ang kanyang paanyaya sa Matthew chapter 11. O, lumapit kayo sa akin, sabi niya. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nanlulupaypay. At lubhang nabibigatan at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin. Sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso at makakatagpo kayo ng kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat madaling-dalhin ang aking pamatok at magaan ang aking pasan. Kaya di nagkamali yung mga tao sa paglapit sa kanya. At tayo ay ganun din. Kung sa Panginoon tayo lalapit, salit ako kani-kanino. At alam nyo, ang mga tao man, ibang tao man ang sa atin ay magbibigay ng solusyon sa ating mga suliranin, malay natin kung Panginoong Diyos pa rin ang gumamit ng taong yon para siya ang maging solusyon ng ating mga suliranin. Sabi nga natin, hindi man ta basta-basta bumabagsak sa harapan, sa lamisa natin ang pagkain na ating hinihingi. Hindi po ganoon ang ating pananalangin na doon babagsak ang ulam. Pero gagamit ang Diyos ng mga paraan, tao kaya, upang ang hinihingi natin na pagkain o ulam ay mapunta sa ating kusina. Sa pagbibigay ng Panginoong Diyos ng kaanang-awa, ng kagalingan, no? Halimbawa sa may sakit, mayroon po siyang ipinapagawa sa tao. Tulad ng sakitungin, sabi niya, at pagkakita niya sa kanila, ay sinabi niya sa kanila, magsihayo kayo at kayo'y pakita sa mga saserdote. May gagawin ng tao sa kalutasan ng kanyang suliranin. Sa kaso ng mga kitungin, ang sinabi niya ay magsihayo kayo at magpakita sa mga saserdote o pare. Anong kinalaman ng mga pare sa sakit na kitong? Ang sistema po ng mga panahon na yon, itong mga pare ang mayroong karapatan na magsabi na kung ang isang taong kitungin ay magaling na.
Kaya ang utos ng Panginoon sa kanila, sige, alis na kayo, pumunta kayo sa saserdote. Kasi nga, siya ang magsasabi, magaling na sila. At ang nangyari nga, habang sila ay naglalakad, ay nangalinis ang kanilang mga sakit na titong. So mayroong ipapagawa ang Diyos sa tao. Oo nga, makapangyari yan sa lahat. Ang ating kaligtasan ay biyaya, sabi nga po natin. Episode 2, Opsyon 9. Mahihahambing sa regalo. Pero ang regalo ba mapapasayo kung hindi mo tatanggapin? Ang biyaya na kaligtasan ba ay mapapasayo kung hindi ka susunod? Kaya mayroon pong bahagi ang tao sa kalutasan ng anumang kanyang problema. Maging ito'y physical o spiritual. Kung tayo'y humihingi ng kagalingang physical, tapos ay hindi naman natin ginagawa ang sabi ng doktor o hindi naman natin ginagamot ang ating sakit, so, gagaling kaya tayo? O kaya'y ito pinag-uusapan natin palagi ng mga senior. Mga pinagbabawal ba kaya ay ginagawa naman natin o kinakain naman natin? Then mayroon tayong bahagi sa kalutasan, sa solusyon ng anuman pong problema natin. At anong nangyari? No, ang mga saserdote ay humayo na, nagsilakad na, papunta sana sila doon sa mga saserdote. O ito, napagaling sila ng Panginoong Hesukristo. At nangyari na samantalang sila ay nagsisiparoon, ay nangalinis sila. So nasa action sila ng pagsunod, pagtalima, nangalinis po sila. Ito yung miraculous healing na ating mababasa sa banal na aklat. At hindi po natin tinatanggi na mayroong miraculous healing. Ang miraculous po ay hindi natural. It is supernatural. Ang natural ay kapag tayo may sakit, iinom tayo ng gamot at dahan-dahan tayong gagaling. Ang supernatural ay kung sa ating panahon may sakit tayo at sa isang iglap ay gumagaling tayo. Katulad ng nangyari sa mga kitungin. Ah, grabe ang sakit na kitong, pero nung lumakad sila sa pagsunod sa Panginoong Hesus, papunta sila sa mga pare na magsasabi sa kanila kung malinis na sila o hindi, ay gumaling na sila agad. So supernatural, walang gamot. Biglaan. Oh, yung mga tao ngayon na nagsasabing himala ang kanilang pagkagaling ay hindi naman ganoon sitwasyon eh. Oh, sabihin nilang malinaw na yung kanilang paningin. Gumaling yung kanilang mata pero gumagamit naman sila ng eyeglass. O kaya yung paggaling ng kanilang mata ay dahan-dahan, hindi biglaan. Ang biglaan ay kung sa isang saglit luminaw yung paningin at tinapon mo na yung iyong eyeglass. May kilala kami ganyan eh. Naiiyak nga siya magkwento eh. Minsan sa kanilang tagpuan daw ay kinulita lahat ng mga eyeglasses sapagkat magaling na daw sila lahat. Sinako yung mga eyeglasses. Riding glasses. So what? Pero ano nangyari pagkatapos noon? Hindi pa rin makakita ng maayos yung kapatid na yun. Ang miracle ay, halimbawa wala kang paa o butot balat na lamang yung paa mo, pag sinabing miraculous ang paggaling mo, abay biglaan magkakalaman yung iyong paa. Katulad ng mga ginawa ng Panginoong Jesus. O sa kitungin, no? Walang lumot dyan, pero bigla silang nangalinis. So it's a miracle. Kailaman po ang mga miracle sa Bible na ginawa ng Panginoong Jesus ayon sa John 20, 30-31, John 20 po yan, bakit 21, ay ginawa ang Panginoong Hesus at nasusulat bilang tanda. It is a sign. Bilang tanda na siya nga ang anak ng Diyos. At marami pang ginawang miracles ang Panginoong Hesus na sabi ni Apostle John ay hindi na isinulat kundi sapat na, sabi niya. No? Itong mga nasusulat na ito upang maniwala ang tao. O 20. Gumawa si Jesus ng marami pang ibang mga tanda sa harapan ng kanyang mga alagad na hindi na isulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga ito ay isinulat upang kayo'y sumampalataya
na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Walang reason. Hindi sinabi na ang mga miracles ay patuloy na gagawin ng Panginoong Jesus upang maniwala ang tao ngayon. De, isinulat yung mga miracles na yon upang maniwala tayo ngayon. So ito kaibahan ng pagpapagaling noong panahon ng Panginoong Jesus sa kanyang earthly ministry at sa atin pong panahon. Well, sa ating panahon, matatawag natin ang kagalingan ng anumang mga sakit natin ay divine healing. Ibig sabihin ay galing sa Diyos ang paggaling natin. Ang Diyos ang may tumutulong sa mga doktor, nurses, yung doktor ay tutulungan niya tayo na malaman anong sakit natin at malaman anong gamot natin. At yun, ibibigay niya ang kagalingan po natin. Pero hindi matatawag na miraculous kasi ang kagalingan natin ay dahan-dahan naman. Hindi biglaan, hindi katulad ng paggaling nitong sampung kitungin. At ang problema ng tao, pagkatapos na siya gumaling, sasabihin niyang gumaling ako sa sarili kong pagsisikap, sa sarili kong kagagawan. Yung mga kitungin, habang sila naglalakad patungo sa pari na magsasabi sa kanila na sila'y malinis na, ang isa sa kanila, nang makita niyang siya'y gumaling, sabi, bakit? Hindi kaya nakita ng siyam? Hindi ba napansin ng siyam na malinis na yung kanilang balat? At dati nakakadiri tingnan yung kanilang mukha. Hindi kaya sila nagkatinginan. Nang sinasabi, oh, bakit iba lang itsura mo? Gwapo ka na ngayon, maganda ka na ngayon. Pero yung isa ay specifically sinabi nang makita niyang siya'y gumaling. Oh, katulad po natin, nakakaligtaan natin bilangin ang ating mga blessings. Nabasa ako sa Facebook, oh, sabi ng pamangkin ko, masama ang taong 2022. Well, hindi ko alam niyo ito kasi sa pamilya namin, dalawa ang pumanaw itong taong 2022. So nakikita niya yung masamang bahagi ng kamatayan marahil. Pero itong year na 2022, ikinasal siya. After 9 years, nagsasama sila ng pamangkin ko. Tuturing ba niya na masama yun? Ikinasal siya. At tiyak ko, marami rin siyang tanggap na iba pang mga blessings sa taong 2022. So nagiging babaw sa kanyang isipan ang mga negatives. Nakalimutan niyang bilangin yung mga iba pang bagay. So count your blessings one by one ay magandang tandaan natin itong pagkatapos po ng taon. Huwag tayong magbilang ng biyaya sa porma lamang, sa hugis lamang ng bilog. O palapad, usapin pera. Hindi lang sa pera natin binibilang yung ating mga blessings. E kung pupunta ka ng ospital, kailanganin mo ng hangin, oxygen. Mahal yun. Pero araw-araw, ilan kayang hangin ang hinihinga mo, ginagamit mo, libre lang. Bilangin natin yon. Sabi nga, pagkagising ko pa lamang, salamat na sa Diyos. The fact na nakaupo ka sa higaan, nakatayo ka, nakalakad ka, napakalaking biyaya na ito sa Panginoon. Pansinin natin ang lahat ng mga biyayang ito. At na yung dinasabi, bilangin mo man yan, kulang ang daliri ng iyong kamay at daliri ng mga paa sa pagbibilang mo sa mga blessings na nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Then, pagkatanggap natin ng blessing, give credit to whom credit is due. Ang pagkapasalamat ay sa Panginoon. Isa sa kanila, nang makita niyang siya'y gumaling, ay nagbalik. Niluluwalhati ang Diyos ng malakas na tinig. To God be the glory.
Ay, at sinisigaw niya, no? Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Pagkaling ko. O nga, magaling yung doktor mo. Magaling yung mga tableta mo. Mga gamot mo. Pero saan galing ang iyong kagalingan? O pagkagaling? O lahat ng tinatangkilik natin sa buhay, saan nga galing? Dahil nagtrabaho ka, may sweldo ka. Okay? Pero bakit ka nakapagtrabaho? Kasi may lakas ka. Saan galing lakas mo? Ay, di, sa palay, sa bigas, sa kanin. Bakit? Saan ba galing yung kanin, yung bigas, yung palay? Ay, doon sa bukid. Saan galing yung bukid? Saan galing yung binhi ng palay? Sa rice, RRI, sa Los Baños. Saan nila kinuha yun? Kaduluduluhan ng lahat, mga kapatid, lahat nating tinatangkilik galing sa Diyos. Kaya to God be the glory sa lahat-lahat ng mga pagpapala na ating nakatamo. And then, sa ating pagpapasalamat ay siyempre ang pagsamba sa Diyos. Pagsamba na hindi limitado sa isang bansa lamang, sa isang grupo lamang ng mga tao, kundi para po sa lahat-lahat. Isa sa mga aktitungin na siyang nakapansin ng kanyang paggaling at bumalik sa Panginoong Hesus at nagpasalamat ay taga Samaria. Siya ay nagpatira pa sa kanyang paanan na nagpapasalamat sa kanya at siya ay isang Samaritano. O nabanggit ko na na mga Samaritano ay mistisong Hintel at mistisong Hudyo. Tayo sa Pilipinas, kapag mistiso, nakakaangat. Maliban na lamang sa mistiso negro. Kasi maitim, may ibig dating sabihin noon. Pero pag mistiso ang Espanyol, Amerikano, physically, nakakalamang sila. May katangusan ng kanilang ilong, may kagandahan ng kanilang kutis, kanilang features, at iba pa. Kaya lang, mga Samaritano ay tinuturing na marumi ng mga Hudyo. Kasi nga, ang kausap ng Diyos sa lumang tipan ay mga Hudyo lang. Eh itong mga taga-Samaria, sila yung resulta ng mga Hudyo na nag-asawa ng mga Hintil na ito sila naiwan doon sa Samaria, no? Kasi ang marami sa mga Hudyo ay dinala sa Babylonia, sa Assyria. Assyrian ang una niyan. Kaya nahaluan sila. Ay walang pakikitungo ang mga Hudyo sa mga taga-Samaria. Yun ang sinabi ng babaeng Samaria, Samaritan, no? Sa Panginoong Jesus. Kung kausapin siya sa John chapter 4, kinausap ng Panginoong Jesus yung babaeng taga-Samaria. Sabi niya, bakit ikaw nakikipag-usap sa akin? Sa Hudyo, ako ay Samaritana. Yeah. At tinuro ka ng Panginoon sa kanya na ang kayo, sumasamba kayo dyan sa bundok Gerizim, ang mga Hudyo naman ay sumasamba sa Jerusalem, dumarating ang oras, ang araw, sabi niya, no? Na ang Diyos ay sasambahin, hindi dyan sa bundok na yan, hindi rin sa Jerusalem. No? Ang Diyos ay Espiritu at siya ay sasambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Yeah. So, wala pinipiling lahi ang pagsamba sa Diyos. Then, kala natin nakalusot na tayo. Kala natin nakalimutan na ng Diyos na di tayo nagpasalamat. Kala natin nakalimutan na ng Diyos na di tayo sumamba. Na hindi niya tayo nakikita habang tayo ay nasa Facebook Live. No offense intended. Kasi may mga nagkukwento. Yung preacher daw nandun sa kwarto, nagpipreach. Yung pamilya niya nasa kusina kung ano-anong ginagawa. Naka-Facebook Live sila. At naka-Zoom. Taruhin, sumasamba pag ganoon. Facebook Live, Zoom. Kaya pala, walang video, ha? Walang picture, ha? Naka-close. Kasi iba-iba ang ginagawa natin habang nakikinig sa sermon. Dito,
ang Panginoon ay nagtanong. Verse 17, at pagsagot ni Jesus ay nagsabi, hindi baga sampu ang nagsilinis? Natapat saan nangaroroon ng siyam? Akala niyo, di niya alam, kaya siya nagtatanong. O hindi nga ba ang tanong din ng Diyos kay Cain ay, Cain, nasaan ang iyong kapatid? Akala niyo ba, hindi alam ng Diyos na pinatay niya ang kanyang kapatid na si Abel? Ito po yung patanong na nagbibigay lamang ng paalaala or emphasis, sabi nga natin sa English. Ibigay ng diin. Parang ipinapa-unawa sa'yo. Saan lang siyam? Ibig sabihin, bakit hindi siya po bumalik at nagpasalamat? Nakatulad nitong isa. Baka kalain ng lima, nung siyam, nakalimutan na ng Diyos. So, pinagaling sila. Na-overlook. E bali na. Isip nila. Yung kaya na lang, yung pasalamat ng isa, represented na tayo doon. Pwede ba yun? Isang member ng pamilya ang sasamba para na doon sa kabuuan ng pamilya, pwede ba yun? Hindi rin. Individual, ang ating pananambahan, ang ating pasalamat, ating mga responsibilities sa Diyos. Kaya nagpapaalaala siya. Ang maganda po sa Diyos, kahit tayo po yung kaliit-liitan, tingin ng iba ay hindi mahalaga, abay, napapansin tayo ng Diyos. Walang nagbalik upang lumuwalhati sa Diyos, kundi itong taga-ibang lupa sa atin. Ang tinutukoy nga niya ay ang taga-Samaria. Sa lahat ng pinagaling niya, yung isa lamang na yun sana hindi siya mahalaga sa mata ng mga kapwa Hudyo. Hindi siya kapansin-pansin sana. Hindi siya kasing halaga ng ibang mga tao sa tingin nila. Pero napansin po siya ng Diyos. So kahit na naiiba tayo, tayo yung pinaka-dalist sa pinaka-mahina, pinaka-kulilat sa anumang larangan, at napapansin tayo ng Diyos. Napapansin tayo. So, ito mga kapatid, ang aking suggestions na pagkaabalahan natin ngayong patapos na yung ating taon, tandaan natin ang mga ito. Hango ito sa pangyayari sa buhay ng Panginoon Jesus sa pagpapagaling niya sa sampung titungin.